ulo ng ating mga nagbabagang balita. Suspendidong Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. sinampahan na ng patong-patong na reklamo sa Department of Justice kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Investigasyon ng DOJ, kinestyon naman ng kampo ni Teves. Posibleng pagpawi ng prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines inirekomenda dahil sa mga muni paglabag sa isyo ng national security. NGCP tiniyak na hindi mahahak o makokontrol mula sa labas ang kanilang pasilidad. Department of Agriculture planong pabuksan ang mga warehouse ng sibuyas para malaman kung may naiipit na supply. Ilang negosyo apektado sa muling pagtaas ng presyo. U.S. Ambassador Mary Kay Carlson tiniyak na walang karapatan ng Amerika sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Pamamahala nito mananatili sa Pilipinas. Isa sa apat na bagong EDCA sites tinalaw ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines na kumpletong EDCA facility sa Palawan, Pinasilip. Abangan live! Suspect na nag-uus ng kumukulong tubig sa isang sanggol sa Rizal, humingi ng tawad at inaming nalito dahilan sa gutom. At serye ng pamamaril ng riding in tandem sa Lucena City at Chaong Quezon iniimbestigahan. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan kay suspendidong Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Sinampahan na ng patong-patong na reklamong murder sa Department of Justice ang mambabatas kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Kwenestyon naman ng kampo ni Teves ang investigasyon ng Department of Justice. Nagpapatrol, Mike Navalio. Higit 2 buwan matapos ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, sinampahan na rin ang reklamo sa Department of Justice si suspendidong Representative Arnulfo Teves Jr., ang itinuturong umano'y mastermind sa krimen. Pinagbabaril ng mga armadong lalaki si Degamo sa kanyang bahay sa Pamplona, Negros Oriental nitong March 4 na nauwi sa kanyang pagkasawi at sa siyam na iba pa. Multiple attempted murder. Si Congressman Teves was the producer. Si Remulla mismo ang nagbansag kay Teves bilang executive producer habang ang kanyang dating tauhan na si Marvin Miranda ang tinawag niyang casting director. 11 suspect, kabilang si Miranda, ang nauna ng kinasuhan ng murder, frustrated murder at attempted murder sa korte. Pero si Teves ngayong araw pa lang sinampahan ng mga reklamong kriminal sa DOJ. Nahaharap din siya sa ibang reklamong murder hinggil sa ilang pagpatay sa Negros Oriental noong 2019 at illegal possession of firearms and explosives. Duda ang kanyang abogado sa kakayahan ng DOJ na mabigyan ng patas na investigasyon ng kanyang kliyente. Nakakaasuka na po ang ginagawa na pang-frame up nitong ating mga tao na dapat sila ang nag-imbestiga impartially. Hindi po kami obligado sapagkat pailalim po ng saligang batas. Any person under investigation has the right to remain silent. Pwede nga kaming manahimik, ngunit kami po ay voluntaryong nakikilahok. Hindi pinalampas ni Remulla ang aligasyong gawa-gawa lamang umano ang mga reklamo. Asan ba siya? Paano siya magsasabi ng gano'n? Ibinalita ni Remulla kahapon, Martes, na ngayong araw nakatakdang umuwi sa Pilipinas si Teves. May ticket na umano si Teves pauwi ng bansa. Base sa isang reliable source, bagay na tinawag lang na fake news ng kampo ni Teves. Uuwi naman. Hindi lang today. Po alam kung ilan.
Eh hindi nga daw po niya malaman kung asaan nang gagaling yung impormasyon ni Secretary Lemulia. Flight is an indication of guilt. By any language, by any test, by any jurisdiction, by any legal system, flight is an indication of guilt. Handa naman ang PNP kung sakaling matutuloy nga ang pag-uwi ni Teves sa bansa. Kasi ang mahirap dyan kung may mangyari sa kanya or kung may threat sa kanya, di natin alam. So it's better that we will provide all the appropriate security to make sure that yung ating si Congressman Teves ay will be properly accorded with this security arrangements. Wala pang inilalabas na kopya ng reklamo o press release ang DOJ kaugnay ng reklamo. Pero base sa nakaraang resolusyon ng DOJ Panel of Prosecutors, si Teves umano ay sangkot sa dalawang tangkang pagpatay kay Degamo. Una noong December 2022, gamit ng isang rocket-propelled grenade. Pangalawa noong Pebrero nitong taon, sa pamamagitan umano ng isang sniper sa isang kasalang bayan. Pero parehong hindi natuloy. Dati na rin sinabi ni Remulia na 7 hanggang 8 sospek ang nagdawit kay Teves sa pagpatay kay Degamo. Kabilang ang 5 sospek na nakita umano ang mukha ni Teves sa isang video call. Tumakas din umano si Miranda gamit ang helicopter ni Teves. Mike Navalio, ABS-CBN News. At sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Pamplona Mayor Janice Degamo na sa pagsampa ng mga reklamo labang kay Congressman Arnulfo Teves Jr., umasa siyang makakamit na kalaunan ang katarungan sa pagpatay sa kanyang asawa. That is one step closer to finding justice for all of them. Yung mga kasama ng husband ko na namatay, yung mga in-attempt, no? Yung mga victims talaga. So I am really hoping na government will do all its, you know, all effort talaga to bring him home so that he could answer to the charges being filed against him. Binasura naman ng House Committee on Ethics and Privileges ang hirit na expulsion kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Pero pag-uusapan sa House of Representatives ang naunsyaming pag-apply ng political asylum ni Teves, bagay na posibleng mauwi sa panibagong parusa sa kongresista. Nagpa-patrol, RG Cruz. Tinanggihan ng House Committee on Ethics and Privileges ang sulat ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo para i-expel o sipain sa Kamara si suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. na nadawid sa pagkamatay ng asawang si Governor Ruel Degamo. Pursuant to our rules, yung letter niya po kasi is hindi po under oath. That's why the committee treat it as not filed. So yun po yung status po nung letter as filed by Mayor Degamo. So ibig sabihin, pag naibalik na yan, pag na-dismiss na yan, by just a mere amendments or cure of the defects of your complaints, is no longer be entertained in this committee. Per record, we reply our, my letter, my respond, no? That was April 4 pa. Okay? Nag-reply na ako and informing her na lack of unsworn ang kanyang complaints, then lack of form and content also. Pero posible pa rin masipa sa Kamara si Congressman Teves Jr. Magpupulong ang komite pag natapos ang suspension ng kongresista sa susunod na linggo para pag-usapan ang kanyang tinanggihang hiling na political asylum sa ibang bansa. Patuloy rin umano ang paglabag ng kongresista dahil hindi pa rin ito umuwi kahit expired na ang kanyang travel authority. Kahit mag-recommend din kami dito of possible another suspension dahil may continuing violations. So still the members of the House can amend that and make that into an expulsion. Who knows? There might, no, na mas mabigat ito yung ginawa niyang pag-apply ng political asylum. The political asylum, that's something that we would look into. Paiwas ang sagot ni Teves nang tanungin ukol sa asylum ng makausap ng Radyo Pilipinas.
Tanungin mo lang si Boying, alam niya siguro yun. Mas marami siyang alam sa akin. Teh, si Boying lang tanungin niyo. Ah, okay. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, walang katulad ang kaso ni Teves Jr. sa kasaysayan ng Kamara. Hindi natin masabi kung ano yung gagawin talaga ng Committee on Ethics on this. Kasi walang presidente eh. Na after the 60-day suspension, ano mangyayari? Under our house rules, yun yung mga options ng Committee on Ethics. Suspension, expulsion, yan. Kasama yan doon sa mga possible actions, no? Under our house rules. Pinabulaanan naman ni Teves sa Radyo Pilipinas ang balitang uuwi na siya. You want a more reliable source? Sino bang reliable source? Yung source nila or ako? Okay, fake news. Dapat tinanong muna nila ako bago sila nagsalita sa mga decision ko, di ba? Ayon kay Espares, may sapat na panahon ang Kamara para hatulan ng kasamahan bago mag-adjourn sa Hunyo. Pero posible ring wala nang maging aksyon pa ang komite kung umuwi na ang kasamahan na hindi pa nila nakakausap hanggang ngayon. RG Cruz, ABS-CBN News. Naaresto po naman ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang pulis na umunoy ginagamit na gunman ng mga Teves sa Dumaguete City. Ayon po sa CIDG, nahuli ang suspect na si Police Staff Sergeant Noel Santa Ana Alabata Jr. sa Quezon City kahapon. Naharap siya sa mga kasong attempted murder at attempted homicide. Dati nakadestino si Alabata sa PIDEG o PIDEG Region 6. At ginamit umanong hitman ng mga Teves laban sa isang karibal nila sa negosyo. Umaaray na po mga negosyante sa tumataas na namang presyo ng sibuyas. At plano po ngayon ng Department of Agriculture na pabuksan ang mga bodega ng sibuyas sa bansa para malaman kung may mga iniipit na sibuyas ang mga ito. Nagpapatrol, Jarvis Manahan. Napilitan nang magtaas ng presyo ang maliit na pizza business ni Ana Liza dahil sa taas ng presyo ng sibuyas. Ang ginawa namin, sige, nipisan na lang natin ang slice. So binibilang namin po bawat pizza do, binilang na lang po namin ang laman. Pati mga food manufacturer at exporter, dama na ang pagbaba ng supply at pagtaas ng presyo ng sibuyas. Kung gagamitin po namin yung onion, bibilin po namin, syempre, tataas po yung presyo. But then, kami, ayaw namin ipasa sa consumers yung taas ng presyo. So, ang mangyayari po is, maghahanap po kami ng alternative source or kung ano pong pwedeng ipalit, either pwedeng flavoring na lang yan or anong item na pwede. Giit ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, hindi sapat ang 22,000 metric tons ng sibuyas na planong angkatin ng Department of Agriculture dahil mas malaki pa ang kakulangan sa supply ng bansa. Kahit anong ikot ang gawin natin, kulang ang ating sibuyas dahil kulang ang ating tinatamnan na planting area para sa sibuyas. About 70,000 to 80,000 ang ating gap, ang ating shortage. Kung 20,000 lang pinag-uusapan natin na ipapasok nila, eh humanda tayo. Tataas na naman yung ating sibuyas. Pero sabi ng DA, hindi pa nila matiyak ang totoong sitwasyon sa supply ng sibuyas dahil sa iba't ibang datos na kanilang nakakalap. Hindi natin malamang kung anong totoo. Maraming nagsasabi, maraming onion sa Pilipinas. Maraming rin naman nagsasabi, walang onion sa Pilipinas. Ang sa aming sinasabi, titingnan natin kung talagang walang onion sa Pilipinas. Wala tayong gawa kung uubusin ng mga restaurant owners yung institutional buyers ang uubos nun. Hindi naman ang gobyerno ang uubos nun. Patuloy na iniimbestigahan sa Kamara ang isyu ng sibuyas, pati na ang planong pag-aangkat dito. Suspetsya ng ilang mambabatas, may mga opisyal ng pamahalaan na nakipagkunsyabahan sa mga negosyante para makapag-hoard ng sibuyas. Inungkat din nila ang tila huli ng desisyon ng DA na mag-angkat noong isang taon na nagresulta sa pagtaas ng presyo nito. Ayon sa Bureau of Plant Industry, kinukonsidera na nila ang pag-aangkat ng paunang 8,000 metric tons ng puting sibuyas na mauunang maubos kumpara sa pula. Nangako ang Department of Agriculture na hindi nasisipa ang presyo ng sibuyas sa 700 piso kada kilo tulad na lamang ng nangyari noong Disyembre. Pagkatapos nila mag-import, dapat anila na bumaba ang presyo nito sa 150 pesos kada kilo. Mungkahe ng Cold Chain Association of the Philippines,
dapat gumawa na ng paraan ng pamahalaan upang masawata ang mga negosyanteng nananamantala at nagpapataas sa presyo ng sibuyas. Dapat sana ang papel ng gobyerno ay meron silang gagawin na katapat na plano sa pamamahagi, sa distribution ng mga produktong kagaya ng sibuyas para nga hindi naman umabot sa pagsusamantala ng mga private sector na negosyante na kanilang makontrol ang supply at makontrol din ang presyo. Plano na ng DA na pabuksan ang mga warehouse ng sibuyas sa bansa para malaman na kung may mga iniipit na sibuyas dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga-industriya ng asukal upang pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng lokal na produksyon nito. Isa sa naging mungkahi ay buhayin at baguhin ang pamamalakad ng Philippine Sugar Corporation o PhilSucor upang bumuo ng financing programs para sa mga kooperatiba at Sugar Farmers Association. Nabuo ang PhilSucor noong 1983, ngunit pinabubuwag ito noong 2018 dahil nakitang sumasapaw lamang ang tungkulin nito sa Sugar Regulatory Commission. Pinag-uusapan din sa pulong ang importasyon ng 150,000 metric tons ng asukal at kung paano ibubukas ang importasyon sa lahat ng traders. We agreed on an importation schedule and how we will open up the importation to all of the traders. Bahala na sila mag-bid o magbigay ng kanilang mga proposal. At yun ang malaking pinagbago natin. Mag-i-import pa rin tayo. Sa ibang balita naman, humingi na ng tawad ang suspect sa pagpatay sa tatlong buwang sanggol na binuhusan ng kumukulong tubig sa Cainta, Rizal. Ang dahilan ng suspect sa krimen, nalito siya dahil sa gutom. Pero sabi ng PNP, nasa impluwensya ng illegal na droga ang suspect. Nagpapatrol, Robert Mano. Nangingi lang po ng sorry kay ate na ganun po yung nangyari. Labis ang pagsisisi ng suspect sa kanyang nagawa sa tatlong buwang gulang na sanggol na pinaalagaan sa kanya ng pamilyang kumupkup sa kanya. Kwento niya, nalito siya dahil bukod sa gutom, hindi na niya alam ang ipapakain sa apat na batang pinababantayan sa kanya. Naguluhan lang po ako noong time na yun. Sa gutom din po. Hindi ko rin po alam gagawin kasi po. Sorry kung ganun yung nangyari. Hindi ko naman po kasi inaasahan. Nag-init ng tubig ang suspect para sana ihalo sa pampaligo ng sanggol pero hindi na daw niya matandaan kung bakit ibinuhos niya direkta sa sanggol. Buong katawan sa likod, no, from head to toes. So yun ang nakita ng ating mga investigators, no, doon sa field, lapnos. Matapos naman ang krimen, nahagip ng CCTV video ang suspect na lumabas ng bahay bit-bit ang isa pang bata na kanyang inaalagaan. Iniwan niya ito sa kapitbahay at sinabing babalik. Hindi na bumalik ang suspect at nagtago na sa San Jose del Monte, Bulacan, pero na-aresto din agad. Ang sabi niya ay kuan, wala daw iniwang pangkain yung sa mga bata. So tubig-tubig lang yung pinapainom niya sa sanggol. Based sa kanyang revelation, ang sabi niya, prior pa na mangyari yon ay nakagamit siya. Madaling araw pa lang sa pag-imbestiga natin, he is under the intoxication of illegal drugs. Ang nanay naman ng biktima, desididong kasuhan ang suspect na minsan na nilang itinuring na kaanak. Hindi po ganun talaga, ganun madali sa akin yung nangyayari kaya hindi ko po alam kung patawad ko siya o ano. Kahit na nakakaawa din po talaga siya pero mas naawa po kasi ako sa anak ko. Tuloy-tuloy pa rin po yung, ano, yung kaso, yung po talaga pwedeng hindi panagutan niya. Nagdesisyon ang pamilya na hindi na ibuburo lang sanggol at ililibing na kagad ito sa Cainta, Rizal. Ang lokal na pamahalaan, nangako rin ang karagdagan tulong sa pamilya. Open kami, lahat ng klase ng assistance sa pwede namin para matawid niya yung nangyari sa buhay niya. This is something that is extraordinary. It doesn't happen to everyone every day. So yung pasok ng gobyerno rito is based sa pangangailangan niya. Wala na munang balak magtrabaho si Vivian para alagaan ang tatlo pang mga anak. Robert Mano, ABS-CBN News.
Sugatan ng isang estudyante matapos tumilapon ng banggain ng isang kotse sa Sampaloc, Maynila. At sa kuha nga ng CCTV, makikita ang estudyante na naglalakad sa sidewalk nang bigla siyang banggain ng isang pulang kotse. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang biktima at humampas pa sa pintuan ng katapat na bodega. Ayon kay Barangay Chairman Jeremy Cabrera, naabutan niyang nakahandusay ang biktima sa bangketa. May malay naman ang estudyante pero hinintay pa niya nila ang ambulansya bago ito na isugod sa ospital. Base sa imbestigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit, binabagtas ng driver ng kotse ang westbound lane ng Dapitan Street nang mawala ng kontrol ang driver. Nakipagkasundo naman ang driver at sasagutin umano ang pagpapagamot ng biktima. Gretchen, ano ang update sa Pinoy pop group na BGYO? Ate B, todo pa sa salamat ang BGYO dahil sa pagbuhos ng suporta ng fans sa kanilang first ever live album showcase. Booked and busy naman si Mr. Pure Energy Gary Valenciano dahil sa selebrasyon ng kanyang 40th year sa entertainment industry. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Pauto pa salamat ang Pinoy pop group na BGYO matapos ang success ng kanilang kauna-unahang live album showcase na Be Us. So morning newscast na sakto, nagpasalamat ang grupo sa suporta ng kanilang fans. Ang saya namin kasi ngayon yung pinakamarami na pumunta lahat ng ACES. Yung yes, tipong, kasi medyo maluwag na. Opo, tsaka yung iba dumayo pa sila sa mga malalayong lugar, like ibang bansa, mga ibang probinsya. Patuloy din ang pag-arangkada ng grupo nang ma-feature sa Grammy website. Nalaman po namin yun on the day before po kami umakyat sa Sky Dome. So sobrang na-hype po kami na mag-perform kasi nalaman po namin yung good news na yun. And yeah, I think really helped us sa performance. Nung una po, nagtatanong pa po kami kung totoo po ba yan. Baka hindi yan totoo yung nasa... Baka fake news, hindi pala. Totoo! Tapos nung chinek po namin, dun po sa mismong Grammy po na website. Grammys pala. Congratulations, boys! Nagulat po kami. Samantala, ilang performances ang tunay na inabangan kagabi sa concert ng isang insurance company. Mula sa mga Gen Z bands at artists ng December Avenue, si Zach Tabudlo at El Gama Penumbra, hanggang sa mga iconic performers na sina Chito Miranda kasama ang kanyang bandang parokya ni Edgar. Eli Bundia. At Gary Valenciano, hindi nagpaawad at pinayanig ang MOA Arena. Bukod naman sa kanyang energetic performance kagabi, ibinahagi rin ni Mr. Pure Energy ang kanyang busy schedule ngayong taon. Espesyal para kay Gary ang 2023 dahil 40th year niya ito sa industriya. I will be on tour in September and October, hindi lang sa US pero pati na rin sa Canada. We're going on that tour. I'm going to continue my face-to-face advocacy. So I'm going to Ilocos Sur, in Ilocos Norte rather, very soon. Brand new album. So a lot of things. Oh. It's busy pero pag ganun ka enjoy, hindi trabaho yan eh. Yeah, it doesn't feel like work at all. Patuloy ding mapapanood si Gary V sa noontime variety show na asat natin ito tuwing linggo. Gino Krishnan, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, U.S. Ambassador Mary Kay Carlson tiniyak na walang karapatan ang Amerika sa EDCA sites. Kamamahala nito, mananatili pa rin sa Pilipinas. At Dilas Pilipinas, nagpasalamat sa mga suporta sa kanila matapos mabawi ang ginto sa Southeast Asian Games. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Binisita kanina ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang Balabac Island, ang isa sa apat na bagong EDCA site sa bansa. Pinasilip din ang nakumpleto ng EDCA facility sa isang airbase sa Palawan. At live mula sa Puerto Princesa City, nagpapatrol si Bianca Dava. So Bianca,
Ano ba yung sinasabing mga facilities na ito? Kung meron man dito sa Balaba, kailan? Henry, sa ngayon ay wala pang itinatayong mga pasilidad sa ilalim ng EDCA sa Balabac Island. Yung ginagawang konstruksyon ng airbase doon ay pondo pa ng ating gobyerno ang ginagamit. Kapag matapos na ito ay tsaka magiging bukas sa tulong ng Amerika at sa pagpapatayo ng EDCA projects. Sa malaparaisong islang ito sa Palawan, kasalukuyang tinatayo ang Balabac Military Runway. Isang proyektong pinopondohan sa ilalim ng TICAS program na partnership sa pagitan ng Department of National Defense at Department of Public Works and Highways. 2018 pa sinimulan ang pagbubungkal ng lupa at pagtatambak ng buhangin sa 300 ektaryang lupain. At dahil kasama na rin ito sa mga bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa, asahan ang pagtatayo ng mga pasilidad ng Amerika gaya ng mga hangar at warehouse kapag natapos na ang konstruksyon ng airbase. We're looking na matapos ito as soon as we can. Dahil time is of the essence. Alam naman natin na we have to fast track. Na-decide na lang ito na it will be one of the EDCA sites. Diba? So there will be planning. May mga plano pa na kung ano talaga ang mag-construction pa. But for the meantime, ito government funded projects muna yung ginagawa natin. Because hindi lang naman sa atin yan. Ang atin, pag-i-decide pa nga eh. And sa side naman ng counterparts, dami ding mga procedures that they have to follow. Kasi subject to approval din. Binisita rin ni AFP Chief of Staff General Andres Centino ang ginagawang pier malapit sa Naval Station Narciso del Rosario na kasama rin umano sa ide-develop sa ilalim ng EDCA. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isang strategic na lokasyon itong Balabac Island, partikular na sa usaping ekonomiya at seguridad. Kaya mahalagaan niyang magkaroon ng mga pasilidad at kagamitan na kayang mag-detect ng mga vessel at aircraft na pumapasok at lumalabas sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. A group of islands, dito dumadaan yung mga vessels from outside, from the international waters, papasok sa atin. And it's important that we're able to monitor, to detect who's coming in and out. That's the most important thing. Before we even start planning how to defend, yun ang unahin natin. Well, it will just help enhance yung posture natin. Sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa naman, natapos na ang tatlong EDCA facilities. Kasama ang airbase sa unang 5 military bases na napagkasunduan sa ilalim ng EDCA noong 2014. Kabilang dito itong ammunition storage facility na natapos noon pang 2015. Above ground fuel tank na makatutulong sa agarang pagdideploy ng air assets. At command and control fusion facility na ginamit din kamakailan sa balikatan exercises. Dito rin ginagawa ang mga planning, briefing at monitoring ng mga opisyal. Ang mga pasilidad na ito nasa pangangalaga ng AFP Western Command na nagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, sabi ni Centino, hindi naman maapektuhan ang mga proyekto sa ilalim ng EDCA kahit matapos na ang initial 10-year period nito sa susunod na taon. Yung expiration, ang nakalagay naman doon is it can be continued unless one of the two parties would decide not to continue with the agreement. So basically, we don't see any problem with that. Tuloy-tuloy naman na. Henry, bukod sa seguridad at ekonomiya, ayon sa AFP ay malaking tulong din ang EDCA sites para sa mabilis na pagresponde ng militar sa mga kalamidad at anumang krisis. Samantala, bukod nga doon sa 3 completed projects ng EDCA dito sa Antonio Bautista Air Base, ayon kay Centino ay magkakaroon din ng road networks na gagawin dito. Henry? So Bianca, yung dyan sa Puerto Princesa, yung EDCA sites dyan, o yung tinatayo para sa EDCA, iba pa to sa Balabac Island. Doon sa Balabac, meron ding tinatayo na parang pier at saka runway.
Henry, itong EDCA site dito sa Antonio Bautista Air Base ay kasama ito sa original na limang sites na nilagdaan noong 2014. Yung sa Balabac Island naman, yun yung kasama sa apat na kadagdagang EDCA sites na in-announce nitong mga nakaraang buwan lamang. Maraming salamat, Bianca Dava. Tiniyak ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na walang karapatan ang Estados Unidos sa EDSA sites at mananatili sa Pilipinas ang pamamahala nito. Giit pa ng U.S. Ambassador ang seguridad ng Pilipinas ang isinaalang-alang sa pagpili ng EDSA sites. Thank you, I'm optimistic. Thank you. Walang kailangan ipangamba sa EDCA. Ito ang tiniyak ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson sa takot ng ilan na maipit ang Pilipinas sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at China tungkol sa Taiwan. Well, the EDCA sites can be used for whatever the Philippine government invites the United States to do. These are not our sites. We do not have any rights to these sites. It's not as if somehow somebody snaps a finger and all of a sudden everything is open to the United States. Everything that we do in the Philippines is at the invitation of the Philippine government, and particularly in this case, this is the two militaries working together. Sa 9 na EDCA sites sa buong Pilipinas, 3 rito ay nasa hilagang bahagi ng bansa, malapit sa Taiwan. Choosing these EDCA sites is not about any particular threat. It's about preserving the security and the safety of all Filipinos and their treaty allies in the United States working together. So, for example, having EDCA sites, and remember, these are Philippine bases. These are injections of capital to make improvements on those bases for whatever the Philippine military, whatever threats they may face. Nauna ng binatikos ng China ang anilay pakikialam ng Estados Unidos at sinabing banta sa seguridad ng rehiyon ang pagdami ng mga EDCA sites. The Mutual Defense Treaty dates back to 1951. Our commitment to the Philippines stands on its own. There's so much that we're working on together. It's not about China. Certainly not about China alone. It's about what we do together. Okay. And it dates back decades. I understand that argument is out there, but that's not why we're committed to the Philippines. President Biden has made clear our commitment to the defense of the Philippines is ironclad. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. Ayon kay Carlson, tumibay pa ang Mutual Defense Treaty. Sa bagong bilateral defense guidelines, na idagdag ang pag-atake sa Coast Guard at ang cyber attack bilang mga banta para gamitin ang MDT. Pero ano ang itinuturing na pag-atake ng China sa Philippine Coast Guard para umaksyon ang Estados Unidos? It's not up to the United States to define that. It's up to our partnership, working with our allies, to determine what is the best course of action to preserve and defend peace and security in the region on any given incident. Hindi lang sa defense nakasentro ang alyansa ng dalawang bansa. Ayon kay Carlson, sa ipapadalang Presidential Trade and Investment Mission ni U.S. President Joe Biden sa Pilipinas, gusto rin nilang tumulong sa paglago ng negosyo. Kumpirmado nang magtatayo ang Moderna ng vaccine facility sa Pilipinas. What all businesses want are two things, basically. They want transparency and predictability. So if they know a certain permission that they have to get to invest or a certain certificate takes two days normally or 22 days normally. They build that in to the cost of operations to how they, but if they think, okay, sometimes it takes 5 days, sometimes it takes 15 days, and sometimes it goes into a black hole, that's, you know, globally where people want to invest, where you have predictable processes, whatever those processes are, and where you have a transparent system and rule of law. And so I think it, looking at the Philippines, I think we're seeing a lot of improvements in all of these areas. Ikinatuwa rin ng Estados Unidos ang pagpapawalang sala sa isa sa mga kaso
ni dating Senator Laila de Lima. Human rights issues are critical for any democracy, and certainly President Biden, the Biden-Harris administration, places a premium on human rights, and that includes a right to a speedy trial and freedom of speech and freedom of the press. We're tracking that, and we are pleased to see the acquittal of the one case. But what we want for Senator de Lima and for anyone facing trial here is the right to a speedy trial that's guaranteed by your own constitution. Naniniwala si Carlson na sa panunungkulan ni President Marcos Jr. lalalim pa ang relasyon ng dalawang bansa at makasaysayan para sa kanya na magsilbing ambassador sa Pilipinas sa panahong ito. I would like to be known as somebody who really helped establish trust between our two peoples, between our two governments. That trust, in my opinion, forms the foundation for everything. Mm-hmm. If you have that trust, then people aren't worried, like, what about this EDCA stuff? You know, if you trust each other, if the alliance is strong, if our people-to-people ties are strong, if you know I have your back, as we heard in your opening clips, we heard our U.S. Defense Secretary say, if you have that trust, then you have the confidence to meet global challenges. Matapos ang aming panayam, nagkaroon ng pagkakataon si U.S. Ambassador Carlson na makilala at makausap ang mga ABS-CBN executives sa pangungunan ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbag, ang ABS-CBN News Chief na si Francis Toral at Head of News Gathering Chi Almario, kasama rin si Corporate Communications Head Kane Choa. Nilibot din ni Ambassador Carlson ang opisina ng ABS-CBN kanina, kabilang ang newsroom kung saan nakilala niya ang ilan sa mga kawani na bumubuo ng integrated news. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bigaanong maulan ngayong Miyerkules? Pareho ba ang aasahang panahon bukas? Ate B, bagamat naging maaraw at mainit sa malaking bahagi ng bansa, may mga thunderstorms pa rin nabuo at nagpaulan ngayong hapon. Ganitong panahon din ang aasahan sa maraming lugar bukas. Nakalayo na ang frontal system sa bansa, kaya ang southwesterly surface wind flow na paunang mahinang hangin mula timog kanluran bago ang habagat ang makakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero pagsapit ng Biyernes, muli namang iihip ang easterlies pero liliko ang hangin bago pa tumama sa lupa sa Luzon. Wala namang inaasahang sama ng panahon hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Sokcharjen, Lanao Provinces at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, may malakas na ulan sa Maylanao del Sur at bago lumubog ang araw, sa may Bukidno naman, malalakas ang buhos ng ulan. Magpapatuloy pa hanggang gabi ang ulan dyan sa Bukidnon maging dito sa Cotabato Province. Sa Visayas, maulap at posible ang mahinang ulan bandang tanghali sa Negros at Panay Island. Mas maulan naman sa mga lugar na ito pagsapit ng hapon, lalo po sa southwestern part ng Panay. At sa gabi may kaunting ulan pa sa northern Cebu, maging dyan sa Capiz. Sa Palawan, sa tanghali may pag-ulan sa halos buong probinsya, pero pagsapit naman ng hapunan, sa gitnang bahagi na lamang may aasahang mga pag-ulan. Sa Luzon, sa umaga may mahihinang ulan sa ilang lugar po sa Calabar Zone at sa Bicol Region, pero pagsapit ng tanghali, mas maulan sa mga lugar na ito, maging dito sa Mindoro at malaking parte ng Central Luzon. May malalakas na ulan bandang hapon sa Bicol Region, maging dyan sa Occidental Mindoro at meron na rin mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa may bahagi ng Southern Aurora at Meva Ecija. Meron na rin pag-ulan sa bandang hapunan sa may Cagayan Valley. Magpapatuloy pa ang mga pag-ulang ito pag lumalim ang gabi sa Northern at Central Luzon. At tayo naman sa Metro Manila, bagamat sisilip-silip ang araw maghapon, katamtaman po ang tsansa ng ulan buong araw at posible ang pag-ulan pagsapit ng gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong at kapote. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, National Grid Corporation of the Philippines nanganganib na matanggalan ng prangkisa dahil sa umano'y mga paglabag at pagpalit ng uninterruptible power supply sa air traffic management center.
hindi nagdulot ng airspace shutdown. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nanganganib na matanggalan ng prangkisa ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa mga nakikita ng ilang senador na paglabag umano nito sa mga kondisyon ng gobyerno. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Sa pagsilip ng Senado sa operasyon ng National Grid Corporation of the Philippines kung saan 40% ng shares ay hawak ng State Grid Corporation of China, lalong nadiin ang posibleng panganib sa interes ng Pilipinas, lalo't halos ayaw ipasilip ng NGCP sa National Transmission Corporation o Transco ang buong operasyon nito bilang tulay ng daloy ng kuryente sa iba-ibang panig ng bansa. We confirm, Your Honor, that the NGCP did not allow some of our subcom personnel, but they allow us to inspect the transmission assets. They don't just allow us to inspect the new projects. Pero sa lagdang taga-NGCP, pinapayagan nila ang gobyernong silipin ang kanilang transmission assets. Katunayan anya, na-inspeksyon na ito ni Nuoy National Security Advisor Hermohendez Esperon. General Esperon did go to your facilities, right? Yes, at doon siya nag-inspect. Yes, pero hindi siya pumunta sa State Grid of China, right? Pumunta ba? Oh. So hindi niyo masasabi na wala silang remote access. The National Security Council, in fact, as well as the National Intelligence Coordinating Agency are working closely with us with regard to these issues. And mismo si General Esperon nagsabi, may vulnerability na ibig sabihin na possible na pwede tayong ma-access yung ating national grid. Paniniyak ni Concepcion, kontrolado ng Pilipinas ang NGCP operations dahil tig 30% ng shares ng kumpanya ay hawak ng mga si at kuyuto. Hindi rin anya tamang idikit ang issue ng national security sa NGCP operations na ikinairita ng mga senador. So 30-30, so minority pa rin sila. No, but so kung sinabi ni 40% at hindi nagsama si yung dalawang 30%, minority. Well, that may be correct in theory, Ma'am Senator, but in practice that hasn't happened. Isang bansa na napaka hindi kaibigan na ang pagtrato sa atin sa karagatan sa West Philippine Sea. Isang bansa na nandun din sa ating telecommunications industry and lalo na sa ating national grid para sabihin natin na hindi national security threat yon. Hinding-hindi po tama yon, Mr. Chair. Maling-mali po yon. Sabi niya, that's not gonna happen. It's not happening. Kaya sabi ko sa kanya kanina, how would you know? Eh samantalang yung tinatanong ko na teritoryo mo yun na dapat alam mo bilang Assistant Corporate Secretary tungkol po doon sa mga documents sa revenue, hindi mo alam. Ito pa kayo sa national security. There's no such thing as 100% invulnerable cybersecurity system or system for that matter. Nito lang Lunes, nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. si Tulfo sa Malacanang, kung saan nirekomenda ng senador ang pagpapawalang bisa ng 50-year franchise ng NGCP. I told him yung possible security risk at sinabi ko sa kanya yung mga recommendations ko. Umagree naman siya. Sabi niya, as long as yun ay kabubuti ng taong bayan, so be it. In fact, I told him about dun sa pagkansela ng franchise ng NGCP kapag nakitaan ng maraming violation. So sabi ng presidente, pwede naman pero baka matagalan pa yan. Ang Presidential Communications Office kinumpirma ang pagpayag ng Pangulo na pag-aralan ang sitwasyon sa NGCP. Kasabay ang pagiging bukas na buwiin ng gobyerno ang operasyon ng NGCP kung kakailanganin. Ang Transco naman kinumpirma na nagsasanay na silang muling sumabak sa transmission business. This has always been an issue with the NGCP. So during those times, Transco has always been making sure that it has the capability to assume the transmission business just in case the franchise of NGCP would be revoked. Pinapasabi na ng komite ang lahat ng dokumento ng NGCP.
Samantala, bago isulat yung kanyang chairman's report, pupulungin muna ni Senador Rafi Tulfo itong Joint Congressional Energy Commission. Ito ay para mas mapalalim pa yung pagtalakay tungkol dito sa operasyon ng NGCP at yung sesentrohan ng kanilang diskusyon maliban sa national security aspect, kasama rin sa titignan nila ang financial status ng NGCP. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tiniyak naman ang mga engineers ng National Grid Corporation na hindi mahahack at hindi pwedeng makontrol mula sa labas ang kanilang operasyon. Ito sa gitna nga ng agam-agam na pwedeng isabotahe ang transmission grid ng Pilipinas. Nagpa-patrol, Alvin L. Chico. Veterano na sa larangan ng power transmission si Engineer Leo Bugarin. Siya ang in charge sa control room na ito ng systems operation kung saan namomonitor at nakukontrol real-time ang daloy ng kuryente sa Luzon. Gate ni Bugarin, hindi mahahack o makukontrol mula sa labas ang computer system sa control room. Ang haka-haka kasi, pwedeng isang pindot lang ng China, babagsak ang transmission grid ng Pilipinas. Ang system po kasi namin, isolated, kumbaga hindi siya nakakonect sa internet, naka-isolate siya, may sariling system po talaga siya. Hindi mo pwedeng pasukin kasi hindi naman nakakonect sa internet, sa world. Talagang protektado lahat po yan, hindi ka pwedeng magsaksak kahit ano po dun sa system. Si Engineer Clark Agustin naman ng Central Grid Operations, umaming may tangkang hacking sa computer systems ng corporate office pero hindi nagtagumpay dahil sa mahigpit na cybersecurity ng NGCP. Pero ang systems operation, malabo umanong mahack. Since isolated nga siya, kumbaga atin physically pupunta siya dito. Oh, by force siguro, pupunta siya sa control room, pero bago mangyari yun, meron nga tayong security sa premises pa lang, mahirapan na siya. Wala rin umanong Chinese na nagmamando sa NGCP. Talagang mula sa heads namin, VPs, sa employees, hanggang sa operators, hanggang nasa field, mga sa substation of engineers, puro Filipino po. Ito naman ang overall command center ng NGCP na tinatauhan ng mga Pilipino. Dito, may internet pero for monitoring and coordination purposes only. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kontrolin ang power grid mula sa kwartong ito. Pati ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA maglalagay na ng opisina sa NGCP para ma-monitor kung may threat sa transmission grid. Nasa sentro ng atensyon ng mga mambabatas ang NGCP dahil sa serya ng brownout sa Visayas at Luzon, kaya pati ang prangkisa ng kumpanya nanganganib. Kami ay susunod sa patakaran ng gobyerno na intindihan namin at alam namin na isang pribilehyo ang prangkisa. At through all this, iisa lang ang pakay namin, pagandahin ang transmission system at ipagpapatuloy namin ang aming trabaho. Aminado ang NGCP na may delay sa ilang proyekto, pero dahil umano ito sa COVID restrictions at kakulangan ng mga manggagawa. Ipapakita namin ang lahat ng nagawa namin para sa transmission grid. Kasama na dyan yung 300 billion na investments namin, yung patuloy na pagbaba ng transmission charges. Nakatakda na ring ilabas ng Energy Regulatory Commission ang performance audit nito sa NGCP na pwedeng i-connect sa isyu ng prangkisa ng grid operator. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Laging matagumpay ang pagpapalit ng Uninterruptible Power Supply o UPS sa Air Traffic Management Center kaninang madaling araw. Katunayan po, hindi nagkaroon ng total shutdown ng Philippine airspace habang sinasagawa ang upgrade. Bandang alas 2 hanggang alas 4 ng umaga, may isang flight lamang ng Cebu Pacific ang na-delay. Itinuloy po naman ng Philippine Airlines ang kanilang flights gamit ang isa sa dalawang available runway sa NAIA. Nakipagtulungan ng Philippine Airlines sa aviation authorities para masiguro na hindi bulag ang kanilang piloto sa panahon ng maintenance. Maaga namang nag-anunsyo ng flight cancellation ang AirAsia sa 6 nilang domestic flights, habang ang dalawa pa ay in-adjust lamang ang oras. Okay,
Lumakas pa rin ang pinsala ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa maraming bayan sa Oriental Mindoro. Kaya nagbahagi po ang sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation at iba pang partners ng mga gamit sa paglilinis ng langis. Tahimik at wala ng buhay ang dalampasigang ito sa Pola, Mindoro. Karamihan kasi ng mga pumapalaot dito pansamantala munang tumigil para maghanap ng alternatibong hanap buhay matapos ang oil spill. Talagang naghihirap pa rin ang aking mga kabarangay dahil yung pitong sityo po ng barangay Bayanan ay lima po doon ay natin sa baybayin. Kaya ang epekto po sa kabuhayan napakalaki. Sinisikap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan lalo na ng local government unit ng Pola na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nasa dalampasigan na ito at palaging papunta yan sa ating shoreline. Para may katuwang sila sa kanilang cleanup drive, ang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya, Jerry Rojas Foundation at USAID ay namahagi ng mga PPEs, rubber boots at mask para sa mga volunteer at mga kawani na naatasang maglinis sa bayan ng Bungabong, Pola at Nauhan. Namahagi rin ng mga nylon, plastic containers at spill boom fabrication para makatulong na mapigilan ang pagkalat ng langis. Halos hindi namin mabanggit yung mga pangalan mga tumutulong sa amin. Pero ngayon po, yung pagdala ng ABS-CBN Foundation ay taus-puso pa kayong nagpapasalamat sa tulong na pinabot sa amin. Mabigat man, gumagaan ang problema dahil sa pagkakaisang pinapakita ng mga taong tunay na nagmamalasakit. At susunod, bilang ng COVID-19 patients sa mga pribadong ospital tumaas. At mga winning diskarte sa pagnenegosyo online, alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron. Inihayag ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAP ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng may COVID sa lahat ng pribadong ospital sa buong bansa. Ayon kay Dr. Jose De Grano, presidente ng PHAP, sa nakalipas po ng 2 hanggang 3 araw, bahagyang tumaas ang mga na-admit sa mga pribadong ospital. Pero nilinaw niya na karamihan sa mga COVID admission ay coincidental lamang. Ibig sabihin, maraming pasyente umano ang na-ospital dahil sa ibang sakit o kondisyon at nagpositibo sa COVID matapos ang screening. Karamihan naman umano sa mga mild cases lamang o di kaya ay asymptomatic at hindi nangangailangan na ma-ospital. Patuloy umano nilang minomonitor ang mga COVID patients na immunocompromised o may comorbidities. Ang nakita po natin, kahit marami po nagpa-positive na yan, yun po ang kinatawag nilang coincidental COVID. Hindi naman ito talagang kaya sila napasok ay dahil po nagko-COVID sila. Usually yung mga may COVID natin ngayon, mild and symptoms, at kung wala po silang ibang nararamdaman o ibang kaakibat na sakit, ang ginagawa po natin, ina-advise na lang natin na sila po ay sa bahay na magpa-isolate. Tita Winnie, naku, ang daming sumusubok ngayon na magbenta online. Ano ba yung mga winning diskarte para kumita? Kuya Henry, makatita Winnie ka talaga. Uy, teka lang. Dahil hindi nga kailangan ng physical store sa online selling, mas marami nga ang naeengganyong magnegosyo online. Pero hindi ibig sabihin yan, petix na. Kailangan masigasig at masipag pa rin. Picture dito, picture doon. Yan ang araw-araw na ginagawa ni Charlene Ann Lopez para i-post at ibenta online ng kanyang mga produkto. Kwento ni Charlene, hindi madaling magbenta sa social media, lalo na't hindi kaharap ang customer. Ang diskarte lang po dyan is power posting lang po talaga. Post ka lang ng post, kahit walang bumibili, post lang po ng post. Winning diskarte number one ni Charlene sa pagbebenta online, kailangan maging friendly sa customer o possible buyer na nagme-message sa page. Dapat po talaga nice kayo sa customer.
Yun ang importante para po makuha niyo yung tiwala nila. Mabilis na response ng seller para hindi na boring yung buyer. Kasi baka makahanap po sa iba, imbis na nasa yun na yung buyer, baka po lumipat pa ng iba. Isa sa mga discarding ginawa ni Charlene ay ang paggamit ng isang bahagi ng kanyang bahay bilang tindahan. Walang renta, kaya menos sa puhunan. Mas malaki ang kita. Winning discarded tip number 2. Sa mga matagal nyo ng customer, pwedeng i-alok ang produkto bilang buy now, pay later. In short, pwedeng ipautang. Siguradong papatok ito sa mga lingguhan ng sweldo. Karamihan po nung kumukuha sa akin is kilala ko po talaga. Kasi sa sobrang tagal ng nag-online business ako, alam ko na po kung sino yung good payer sa sira sa pera. Yun po. Tapos yung may mga nadidelay naman po, nagpe-penalty naman po sila, nakikiusap ng maayos. Tapos, edi binibigyan ko na lang din po ng konsiderasyon. Yung iba po nagme-message po talaga sa akin at thank you kasi nandyan ka kasi tong time na to wala talaga kaming pambili ng bigas, sa sahod pa talaga. Sa kahit anong negosyo, walang madali. Kailangan ng sipag para umasenso. Eh mga kuyang, sa mga gustong sumabak sa online selling, push nyo na yan. Maniwala lang at magtiyaga. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Susunod, mga taga Lucena at Yaong Quezon na babahala sa serye ng pamamaril ng riding in tandem sa kanilang lugar. Unang episode ng inaabangang serye na Catlea Killer, umani ng papuri. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nababahala na ang mga taga Lucena at Yaong Quezon sa serye naman ng pamamaril ng mga riding in tandem. Dahil sa loob lamang ng isang linggo, ay lima na ang naitalang napatay sa kanilang lugar. Nagpa-patrol Dennis Datu. Gusto ko na po mabigyan ako stage yung anak ko. Mabait po ang anak ko, totoo lang. Nagihinagpi si Nanay Melissa matapos mapatay ang kanyang panganay nitong Martes ng umaga. Papasok sa trabaho ang 33 taong gulang na si Charles Moises Vidal ng pagbabarilin ng riding tandem sa Maharlika Highway sa barangay Isabang, Lucena City. Dapat talagang sumuko na siya. Kisa ako pa makahuli sa kanila. Noong May 9, tinambangan din ng riding in tandem ang tricycle driver na si Michael Garcia sa barangay Mayaw, Castillo. Patay si Garcia at ang 12 anyos niyang anak na babae na ihahatid niya sa eskwelahan. Para po ako sa nakluban ng langit at lupa. Yun, sa nangyari. Hindi po yung ganun. Wala po yung bisyo. Hindi paninigarilyo, pag-iinom. Ay, naku, wala. Nasundan ito noong May 10 ng alas 7 ng umaga. Kita sa CCTV ang pamamaril ng riding tandem sa nakamotorsiklong si Dennis Amat. Sa barangay Del Rosario, Yaong Quezon, patay din matapos pagbabarilin ng riding tandem ang 62 anyos na si Gregorio Aquino habang sakay ng tricycle. Sugatan naman ang kanyang asawa. Sa tala ng Quezon Police Provincial Office, mula May 9 hanggang May 16, lima na ang nasawi sa pamamaril ng riding in tandem at tatlong nasugatan sa Lucena City at sa bayan ng Yaong. Pero hindi anila magkakaugnay ang mga insidente. Hindi rin umano dapat mabahala ang publiko. Lahat po ng motorcycle na ginamit ay iba't iba. So balit lahat po ng details na sinakyan, pati yung motorcycle ay iniisa-isa po ng ating mga detective para po sa pagkakakilanlan nitong mga suspect. Lahat po ng kasong ito ay isolated at may iba't ibang motibo po tayong tinitingnan. Nananawagan ang Volunteers Against Crime and Corruption sa PNP na tutukan ang mga kaso. Yung series of similar cases of deaths involving riding and tandem criminals, kung saan multi-sectoral po ang mga biktima dito. Nananawagan po sa PNP leadership under Chief PNP Acorda na mapagbigyan ng ano to, no? ng attention. Tiniyak naman ang Quezon PNP na may mga binuuna silang tracker team para tumugis sa mga nasa likod ng pamamaslang.
magkakaugnay man o hindi ang mga nangyaring krimen dito sa Lucena City, iisa lang ang sigaw ng mga mamamayan ang maresolba agad ang mga kaso at matigil na ang sunod-sunod na pagpatay. Dennis Datu, ABS-CBN News, Lucena City, Quezon. Umani na papuri ang unang episode ng much-awaited series ni Arjo Ataide na Catlea Killer. Babandera rin ang husay ni Arjo at iba pang Pinoy sa pelikulang Topak na ipalalabas sa Fantastic Pavilion Gala sa Cannes Film Festival. Nagpapatrol, MJ Felipe. Aminado ang aktor na si Arjo Ataide na hamon sa kanya, sa cast at sa buong produksyon ng Catlea Killer ang mapantayan at mapagpatuloy ang tagumpay ng 1996 movie na Sa Aking Mga Kamay. That is one of my favorite films. Were you before. Born yet? Yes, po. I was already. Definitely one of the hit films before. No? A lot of research on my own. It's my self-study. I'm more of a visual learner in terms of absorbing. So I guess I got a lot of documentaries, a lot of interviews, videos, YouTube. Umapaw din ang pasasalamat ni Arjo at ng buong cast sa mainit na reaksyon ng mga nakapanood sa special advance screening ng series na dinaluhan ng cast, producers at mga espesyal na bisita, kabilang ang executives ng ABS-CBN at Prime Video. Habang napapanood ko kanina yung episode 1, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko pang gumawa ng ganito. Kasi yes, please. Yes. Kasi ang gagaling lahat ng artista. Unpredictable, mind-blowing, and ano ba? Nakaka-proud. Pinagpapasalamat din ni Arjo ang pag-oo ni Christopher De Leon sa proyekto na kasama sa original cast ng movie. He's such a brilliant actor. No words could explain how thankful I am to be given the opportunity to work with him. And no words po, magaling po talaga si Tuboy. Pero hindi lang Catlea Killer ang babandera sa husay ng Pinoy talent sa pag-arte. Ang pelikulang Topak o may international title na Trigger na pinagbibidahan ni Arjo kasama sina Julia Montes, Sid Lucero, Enchong D sa direksyon ni Richard Somes ay ipalalabas sa Fantastic Pavilion Gala sa Cannes Film Festival bukas May 18. Isa ito sa walong pelikulang napili na ipalabas sa gala. MJ Felipe, ABS-CBN News. Tapo wala ako, babatiin ko lang ang Gilas Pilipinas. Oh. Kasi nabawi natin yung gold sa pagkakawala natin sa Indonesia, no? Indonesia. Oh, so nabawi na. No. Oh, pero si may congratulations. Si Chuck Reyes yata hindi na mag-ano daw. Ha? Ayaw bakit? Na? Ayaw na. Ayaw na? Bakit? Ayaw eh. Hindi kami magkukomento ni Bernadette. Hindi kami eksperto dyan. Tsaka hindi niya ata napanood. Hindi, pero congratulations, Gilas. Yun ang mahalaga. Oo. Diba? Sana next year ulit. May Gilas pa ba next year? Ah, meron pa. Ano ba? Grabe naman to. Hindi, kumasyad na nabawala. Gilas, huwag niyo pakikinggan to. Hindi, baka dulas na sila. Uy, naman. Talaga. Congratulations. Gilas, go Gilas. Next, FIBA naman, FIBA. Alam niya. Boom, Gilas. Hey, congratulations, Gilas. Congratulations. Tsaka kay Chat Reyes. Chot! Coach. Chot! Hindi, gusto ko Chat. Pangit ang Chot. Sige nga, sige. Kumbay mo. Chot! Diba? Sige po, Chot. Coach. Pangit ang Chot. Coach. Thank you. Congratulations, Chot Reyes. Iyan po mga balita na pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davilan. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!